Inakusahan ni Attorney Harry Roque si dating Senador Antonio Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Tinabla naman yan ni Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon gentleman's agreement sa China kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Meron naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon yan kay dating Duterte presidential spokesperson Harry Roque, ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala kay sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag namang niyang fake news si Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.